Hello guys! Welcome back po sa akin channel. Ito naman ang inyong Ate Dang para sa isang parang paswerte. So, ito po ay simpleng paraan kung kayo ho ay walang mga herbs. Pero itong sangkap na ito na ibabahagi ko sa inyo, napakadaling gawin. Ito ho yung prosperity bowl pero simple lamang po siya. Pero hatak na hatak nito yung swerte guys. So, bago po ang lahat, nais ko po munang magpasalamat sa lahat ho na patuloy nanonood sa aking channel, sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa lahat ho na nagko-comment, sa lahat ho na nagla-like. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po ang inyong gagawin guys, ngayon paparating na full moon. Kasi pasunod na po yan eh guys, so kailangan na ho ninyong paghandaan. Kailangan na ho ninyong umpisahan kung paano gumawa ng mga prosperity ball. Ganyan guys, mga pampaswerte na kailangan ninyong ihanda sa inyong mesa. Ito po ang pagdating ho talaga sa grasya. Grasya po talaga, ito ho yung bigas. Pero ito sa akin guys, brown rice siya. So kumuha po kayo ng malinis na, ano guys, malinis na bowl. Dapat po babasagin. And then, lagyan ho ninyo ng bigas. Pero sa akin, guys, ginawa ko na po ito kanina. So, meron na ho yung lahat ho ng family member ninyo, asawa ninyo, mga anak ninyo, kung ano ho, kung sino-sino ho yung nandyan sa loob ng inyong bahay. Isulat po ninyo sa maliit na papel. And, ayun, guys, dun sa maliit na papel na ganito, maliit na papel na ganyan, isulat ho ninyo ang inyong pangalan, lahat ng member ng inyong family, and then po, lahat po ng wishes, love, prosperity, ganun po ang ilagay ninyo guys. Tapos, ilagay ho ninyo dito at takpan ho ninyo dito guys. So, kung meron ho kayong mga kandila na ganito guys, ganito po ang gawin ninyo, sindihan ninyo ng kandila. Dito ho, pumiling kayo at manalangin kayo kung ano ho yung mga kahilingan ninyo sa buhay ngayong paparating na Pasko, paparating na bagong taon, at kung ano ho ang gusto ninyong mangyari sa inyong buhay ngayong 2022. So, ito kung meron ho kayong kandila na ganito guys. Pero kung wala naman kayong mga kandila na ganito guys, kasi pag nilagay mo na yung ano, kumuha po kayo ng maliit na patungan ganyan guys, kung gawin ho ninyo yung kahit o birthday candle, mas maliit na po guys. Kasi kailangan ho ninyong konsagrahin o kailangan ninyong dasalin ito. So kailangan nyo talagang bigyan ng alay, bigyan ng panalangin para ho maging mas mabisa siya guys. So kung wala kayong mga tea candle na ganito guys, yung kandila, pero gawan ho ninyo ng paraan and then hintayin ho ninyo na maubos itong kandila. So, dito sa kandila, isulat na din ho ninyo ang inyong pangalan at yung kahilingan ninyo kung pera, ganyan guys, isulat ninyo dito. So, kahit ho maliliit na letra, pwede ho yan. Basta ang malaga ho, na isulat ho ninyo yung pure intention ninyo at kung ano talaga inyong kahilingan. Pagkatapos ho maano nito guys, pagkatapos ho nitong masindihan itong kandila, maubos siya, hintayin po ninyo na maubos yung kandila, guys. Pero hindi yun naman po ibig sabihin na uupo kayo dyan hanggang maubos yun, guys. So, hayaan lamang ninyo na maubos. And then, pagkatapos ho ninyong maubos yung kandila, guys, so, ito ho yung madaling sangkap, bigas lamang ho. And then, ito ho yung bawang. Bawang siya guys. So, dito sa bawang, talian nyo ho ng pula. So, ilagay ho ninyo dyan guys. And then, ang susunod po ay ang lemon. Yung lemon po, either po yung green o calamansi, yung basta yung green o kaya ito guys, okay lamang ho. Basta isa lang po siya and then talian ho ninyo ng red. So, ito guys. Dito ho, pera. Ito ho, pera din po. Isa sa mga herbs na ito ho, tas, pagdating sa mga ganitong bagay, guys, huwag ho ninyong lalagyan ng pera para ho mailagay ninyo sa inyong mga center table, dun sa dining table ninyo, guys, para wala hong problema. Kasi pag lilagyan nyo ng pera, hindi ninyo mailalagay sa inyong mga table, dun sa dining table ninyo, sa kinakainan ninyo. Hindi ninyo may di-display doon kasi maghahatak ko ito ng blessings, pagkain, para hindi ho kayo gugutumin
ng buong taon, guys. So, ito po yung isa sa mga technique na ano yun. And then po, ito po yung luya. Ayan, guys. So, kung may mga luya kayo na tumubo na, edi mas okay po. Kung meron, kahit ho hindi ninyo ilagay, kahit hindi ho siya ganyan kalaki, o kahit ganyan konti, okay lamang po. Basta meron ho itong tatlong sangkap na ito na humahatak ho ng blessings. So, kailangan ho ninyong talian yan ng pula. So, napakaganda yan, guys. So, offering ho ninyo yan sa inyong... Kung marami ho kayong mga ganito, guys, ang gawin po ninyo, pwede ninyong i-offer ganito offering sa inyong altar, malapit ho sa inyong Christmas tree, and then po sa dining table ninyo. Pwede po ninyong kahit ilan ho ang gawin ninyo, guys. Basta ang mahalaga ho, lagyan ho ninyo ng tali. Kasi dito... Kung wala ho kayong mga bay leaves, mga sinanom, itong tatlong sangkap na ito, guys, talagang maghahatak ito ng swerte. Pera din po ang dating nito. At pagdating ho sa pag-ibig, sa pamilya, ang lemon ho ay nagbibigay ho yan ng harmony. And ang bawang po, ito ho ay pera din po yan. And then ang bigas po, guys, ay talagang grasya yan. So, ang luya, o lagi ko kong sinasabi sa inyo, luya, yan, about sa bahay, blessings, yan, success sa buhay. Isa ho ito sa mga ano, guys. So, itong simpleng sangkap na ito ay magbibigay ng pagbabago sa inyong buhay. So, gawin ho ninyo ito ngayong full moon o kaya ngayong bago Christmas para handa na ho sa Christmas, i-offering ninyo, ilagay ninyo sa inyong mga altar, guys. And then, ho ba, kung wala naman ho kayong mano, guys, kung talagang busy kayo, at least lamang ho, bago ho magbagong taon, nakahanda na ho ito sa inyong mga dining table o kaya sa inyong mga altar, sa inyong mga malapit ho dun sa inyong mga Christmas tree, guys. So, maglagay ho kayo ng konting offering na ganito. Dito po, hahatakin ito yung swerte sa inyong buhay ngayong paparating na 2022. So, wag ho tayong... tamarin o kaya mag-ano, guys, itong simpleng sangkap na ito na ginawa ko para ho makahatak kayo ng swerte. So, meron ho yung mga masiswerteng araw na napaparating. So, kailangan ho ninyong gawin ito ng December 18, December 19. Yan, guys. So, dapat ho panggandahan na ninyo pagdating ho ng December 20. 21, 22. Ayan, guys. Kailangan ho talagang meron na kayong herbs sa inyong mga dining table. Para ho mas mahatak nito yung swerte. Lagi kong swerte ang hahatakin natin, guys. Dito, hindi na ho kailangan ninyong maghanap ng mga sinanom o ganyan, guys. So, ito simpleng paraan para magkaroon ho kayo ng prosperity ball. Hindi na ho ninyo kailangan bumili ng mga bay leaves kung wala ho kayong, guys. So, simpleng paraan na ball na ito, guys, ay makakatulong ho sa inyo ng malaking tulong, sobra-sobrang hatak na ho ng swerte. Dahil itong mga ito, pampaswerte talaga, naghahatak ng pera, blessings sa inyong buhay, peace, yung mga away-away na yan, ganyan, guys. So, mananaig ho yung pagmamahal, mananaig po yung blessings, mananaig po yung ano, harmony, yung kasiyahan, joy at success sa ating buhay. Instead po na, ano, guys, kung noon hindi ho ninyo pinapansin itong mga bagay na ito, guys, so ngayon ho, ako ho mismo ang nakakapag, ano, patunay na ang mga ito, guys, ay may talagang may kahulugan. Bawat sa tali, sa bawang, ayan, sa luya, lahat ho ito na i-ano ko na sa inyo, na i-demonstrate ko na po. Nagawan ho ko ng video ang mga to kung saan ho talaga. Pero, ngayon po, kailangan na din ho natin yung offering yan, guys. So, pag ang bawang ninyo ay tumubo, okay lamang ho, di itanim ninyo. Pag ang luya ninyo ay tumubo, itanim po ninyo yan, guys. And then, itong lemon, pag medyo may ano na siya, guys, hatiin ho ninyo yan at pigain ninyo ito sa inyong mga pampaligo. Na tubig yan, guys. So, yung bigas, hayaan lamang ho ninyo kung gusto ninyong palitan habang, ano, guys, hangga gusto ninyo, ganito po lamang siya. Okay po yan, walang problema. Ito ho'y naghahatak na ng swerte. Kung gusto ninyong palitan siya, okay lamang po yan. Na nandyan ho sa inyong altar, nandyan ho sa inyong
dining table, yan ho'y naghahatak na ng swerte. Okay lamang ho kung ayaw ninyong palitan o kung ano guys, pero pag na tumubo na po siya, so kailangan na ho ninyong itanim. And guys, so ito ho yung simpleng prosperity bowl na pinabahagi ko sa inyo guys. So yung mga susunod na ano guys, mga video ay mas marami pa po akong ano guys, para mapaghandaan na ho ninyo kung ano talaga yung meron kayo, yung mga herbs na meron kayo guys. So magandang araw po.